Maghahatid ng karunungan at kaalaman. Humubog sa puso't isipan. Magtuturo ng kagandahang asal sa batang Isabelenyo. Siguraduhin kong makabuluhan ang inyong pagtutok upang matuto ng kagandahang asal at mabuting pag-uugali. Maging malawak sa pag-unawa at pagrespeto sa kapwa. Pagbalikan at pagnilayan ang mga pinag-aralan natin. Oras na para sa mga araling naghuhulma sa kagandahang asal. Mga leksyong nagtuturo sa kahalagahan ng pag-uugali. ESP. ESP. Eskwela. Eskwela. Magandang araw mga bata! Isang makabuluhang episode na naman ang ating mapakikinggan ngayong araw. Tara na at tayo muling mag-aral sa asignaturang Hinuhubog Tayo ng Buo, Edukasyon sa Pagpapakatao. Ako ang inyong makakasama, Teacher Sharon, ang inyong guro sa radyo. Kumusta ang inyong araw? Nami-miss nyo na bang makasama ang inyong mga kaklase at kaibigan? Nako, gamitin muna ang inyong mga cellphone at internet data upang makita at makausap sila bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19. Relax lang at makinig ng mabuti dahil ako ang bahala sa pag-aaral nyo ngayong araw. Yay! Nag-enjoy ba kayo sa ating naging pag-aaral noong nakaraan? Aye, aye, Captain! Wow naman! Sige nga, subukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa napag-aralan natin tungkol sa pagbibigay ng babala o impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol at iba pa. Ano ang ibig sabihin ng babala? Magaling! Ang babala ay mga nakapasil o nakasulat na mga paalala na kadalasan nating nakikita sa ating kapaligiran o kaya'y napapakinggan o napapanood sa radyo o telebisyon. Ito ay mga paalalang dapat nating sundin upang sa ating kaligtasan at bilang pangangalaga sa ating kapaligiran. Sa mga napapanahong pangyayari tulad ng trahedya o kalamidad, ano ang dapat nating gawin? Mahusay! Dapat maging alerto at handa sa pamamagitan ng pakikibalita at pakikinig sa mga impormasyon at sumunod sa mga balita na ipinaparating sa atin ng mga eksperto o may kasanayan. Sabi nga sa kasabihan, ligtas ang may alam, ligtas ang laging handa. Itaas ang kanang kamay kung ang pangungusap ay tama at itaas ang kaliwang kamay kung ito ay mali. Handa ka na? Aye, aye, Captain! O sige, simulan na natin. Sa unang bilang, kapag may sunog, manatiling kalmado at iwasang magitla. Sa halip ay umaksyon at gumawa ng nararapat na kilos kapag may sunog. Ano ang iyong sagot? Tumpak! Itaas ang kanang kamay. Ito ay tama. Yay! Sa pangalawang bilang, pagsasagawa ng earthquake drill para sa maaaring gawin o paghahanda kung sakaling magkaroon ng lindol. Ano ang iyong sagot? Magaling! Itaas ang kanang kamay dahil ito ay tama. Yay! Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Kung may parating na sakuna,
Magkalat ng maling impormasyon at huwag pansinin ang mga babala o impormasyong narinig. Oh no! Ano ang iyong sagot? Mahusay! Dapat itaas ang kaliwang kamay dahil ito ay mali. Nag-enjoy ba kayo sa ating gawain? Aye, aye, Captain! Mabuti kung ganoon. Sa pang-apat na bilang, sumunod sa utos at makinig sa babala ng barangay. Lumikas habang mas maaga pa upang maging ligtas. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang sagot ay tama! Kaya itaas ang iyong kanang kamay. At sa panglimang bilang, kung mayroong paparating na bagyo, maaari tayong mangalap o makinig ng balita o impormasyon sa radyo, telebisyon at internet. Ano kaya ang tamang sagot? Ang husay, itaas ang kanang kamay dahil ang sagot ay tama. Yay! Binabati ko kayo mga mahal kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Ngayon ay mahusay nyo ng natutukoy at nauunawaan ang pagbibigay ng babala o impormasyon kung may sakuna o kalamidad. Handang-handa na talaga kayo sa bago nating aralin ngayong araw. Tara! Paano natin naipapakita ang pagmamalasakit natin sa ating kapwa? Tulad na lamang ng mga sinasaktan, kinukutya, binubuli, maaga at labis na pinagtatrabaho, minamantrato, at iniiwan ng kanilang mga magulang. Oh no! Mas makabubuti kung tayo ay magiging responsable ng mga yan. Kung tayo ay may nalalaman pa din sa isang pangyayari at sa tingin natin ay makatutulong sa iba, huwag matakot at ipagbigay alam ito sa kinauukulan. Maaaring ito ang maging isang napakalaking tulong para sa lahat. Maging responsable tayo sa pamamagitan ng pagiging matapang sa pagsasaad ng totoong pangyayari at magkaroon ng mabilis na pagkilos at aksyon upang maagapan ang isang hindi magandang pangyayari. Ayaw man nating gawin ang makialam, pero dahil isinasaad sa Biblia, kapwa natin, pananagutan natin. Dahil kinalulugdan ng Diyos ang mga taong marunong makipagkawang gawa at gumalang sa kapwa. May mga hindi magandang nagaganap sa mundo na kinakailangang ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Subalit minsan, ang kaugaliang ito ay mahirap gawin lalo na kung may kaakibat na panganib sa ating buhay. Kaya mabuting sumangguni muna tayo sa ating mga magulang o nakatatanda sa atin. Nakasaksi ka na ba ng isang kahuluhan? Ano ang iyong gagawin kapag nakasaksi ka ng isang pangyayaring di mo inaasahan? Sa puntong ito, pakinggan natin ang isang kwento na pinamagatang Kaguluhan. Unawain ito para masagot ninyo ang mga katanungan pagkatapos ng kwento. Handa na ba kayo mga bata? Aye, aye, Captain! Mabuti kung ganoon. Kaguluhan. Si Lando ay inutusan ng ina na bumili ng soft drink sa tindahan ng Aling Rosa. Kagad namang sumunod si Lando. Tumaan siya sa shortcut upang mabilis siyang makarating sa tindahan at makauwi sapagkat malapit na ang oras ng kanyang paboritong palabas. Habang siya ay naglalakad, nakarinig siya ng mga tinig na parang natatakot at tinig na parang galit. Nagkubli siya sa isang tagong lugar
at silid kung saan nagmumula ang mga tinig. Nakita niya ang mga masasamang loob na pinipilit kunin ang bag ng isang matanda. Oh no! Hindi na siya nagdalawang isip at tumakbong pumunta sa mga pulis na nag-iikot sa kanilang barangay. At agad sinuplong ang kanyang nakita. Dahil sa maagap na aksyon ni Lando at ang mga pulis, nahuli sa akto ang mga magnanakaw at dinala sa presinto upang ikulong. Laking pasasalamat ng matandang babae sa pulis, lalo na kay Lando. Pagdating sa bahay, takang-taka naman ang ina ni Lando sa sobrang tagal umuwi ng anak. Ikwinento ni Lando ang buong pangyayari at ipinagmalaki naman si Lando ng kanyang ina. Naunawaan mo ba ang ating kwento? Yay! Magaling! Ngayon, atin nang sagutan ang mga tanong patungkol sa kwento na inyong napakinggan. Handa ka na? Simulan na natin ang unang tanong. Ano ang inutos kay Lando ng kanyang ina? Mahusay! Inutusan si Lando ng kanyang ina na bumili ng soft drinks. Pangalawang katanungan. Ano ang kanyang nakita at narinig? Magaling! Nakarinig siya ng mga tinig na parang takot at tinig na parang galit. At di inaasahang nakita niya ang mga masasamang loob na pinipilit kuhanin ang bag ng isang matanda. Nakakasunod ka pa ba? Atin nang sagutan ang pangatlong katanungan. Ano ang ginawa niya pagkakita sa isang magnanakaw? Ang husay! Hindi nagdalawang isip si Lando at patakbong pumunta sa mga pulis sa kanilang barangay at agad na sinuplong ang nakita. Tama ba ang ginawa niya? Opo, tama ang ginawa niya. Kung tayo ay may nalalaman kaugnay sa isang pangyayari at sa tingin natin ay makatutulong sa iba, huwag matakot na ipagbigay alam ito sa kinauukulan. Dadako na tayo sa pang-apat na katanungan. May mabuting dulot pa ang pakikipagtulungan natin sa alagad ng batas sa mga ganitong sitwasyon? Mahusay! Opo, may mabuting dulot ang pakikipagtulungan natin sa alagad ng batas sa mga ganitong sitwasyon dahil dito ay nakakatulong tayo sa ating kapwa at nakakapagsagip tayo ng buhay ng iba. At sa panglimang katanungan, kung ikaw ang nakakita ng isang taong sinasaktan o inaapi, ano ang gagawin mo? Bakit mo ito gagawin? Ibigay ang sariling opinyon. Tumpak ang iyong sagot. Isumbong agad sa kinauukulan upang maparusahan at hindi na ipagpapatuloy ang pananakit o pang-aabuso sa kapwa ng mga taong mapagsamantala at upang mailigtas ang mga inaapi, kinuputsa at binubuli. Para lalo mong maunawaan ang ating aralin, ihanda ang inyong sagutang papel. Ibuhit ang bituin kung nagpapakita ng wastong pagkilos at hugis buwan kung di wasto. Makinig ng mabuti at simulan na natin. Sa unang bilang, gabi-gabi ay naririnig ni Carmen na sinasaktan ni Mang Mario ang anak nito. Oh no! Nagsawalang kibo na lamang siya dahil takot na siya naman ang saktan nito. Ano ang iyong sagot? Ang husay naman! Ang tamang sagot ay hugis buwan o diwasto. Kinakailangan itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maparusahan at hindi na maipagpatuloy ang pananakit o pang-aabuso.
pangalawang bilang, nakita ni Anna na pinipilit kunin ni Joey ang gamit ng kaibigan na nauuwi na sa pagtatalo. Agad niyang tinawag ang guro upang maagapan ito. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay hugis between o wasto. Maging responsable tayo na magkaroon ng mabilis na pagkilos at aksyon upang maagapan ang isang hindi magandang pangyayari. Pangatlong bilang, alam ni Bing na si Roger ang nagsimula ng gulo. Hinayaan na lamang niya ang mga pulis ang umayos nito. At baka balikan pa siya ni Roger. Ito ba ay wasto o di wasto? Iguhit ang iyong sagot. Mahusay ang iyong sagot dahil ito ay hugis buwan o di wasto. Kung tayo ay may nalalaman kaugnay sa isang pangyayari at sa tingin natin ay makatutulong sa iba, huwag matakot na ipagbigay alam ito sa kinauukulan at maging matapang sa pagsasaad ng totoong pangyayari. Pang-apat na bilang, patuloy lamang sa paglalakad si Angelita kahit nakikita niyang baka madamay pa siya sa gulo. Ito ba ay wasto o di wasto? Iguhit ang iyong sagot. Ang husay, tama ang iyong sagot na hugis buwan o di wasto. Ayaw man natin gawin ang makialam pero kailangan dahil nakasaad sa Biblia na kapwa natin, pananagutan natin dahil kinalulugdan ng Diyos ang mga taong marunong makipagkawang gawa. At ang huling bilang, nagtatalo ang magkaibigang Francis at Charlie dahil lamang sa isang pustahan. Nakita ni Edgar ito at mukhang mauuwi ito sa isang rambulan. Kaagad na pumunta si Edgar sa pinakamalapit na presinto ng pulis at ipinaalam ang pangyayari. Ito ba ay wasto o di wasto? Iguhit ang iyong sagot. Mahusay! Ang sagot ay hugis between. Makipagtulungan tayo sa alagad ng batas sa mga ganitong sitwasyon. Dahil dito ay nakakatulong tayo sa ating kapwa at nakakapagsagip tayo ng buhay ng iba. Pakatandaan na bilang isang tao, mas mabuti kung tayo ay magiging isang responsableng mamamayan. Kung tayo ay may nalalaman kaugnay sa isang pangyayari at sa tingin natin ay makatutulong sa iba, huwag matakot na ipagbigay alam ito sa kinauukulan. Chuck ay handa na kayo sa ating pagsusulit. Huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay nakinig ng mabuti, kayo ay makakakuha ng mataas. Sa inyong sagutang papel, lagyan ng check ang mabuting gawain at X ang hindi. Magsimula na tayo! Una, nakita mong binubuli o tinutukso ng mga mag-aaral na taga-ibang section ang iyong kamag-aral. Ngunit pinapanood mo lang ito. Isulat ang iyong sagot. Pangalawa, nakita mo na minamaltrato ng magulang ang isang batang walang kalaban-laban. Kaya, isinumbong mo ito sa kinauukulan. Isulat ang iyong sagot. Pangatlo, habang ikaw ay naglalakad ay nakita mong may nagsusuntukan at pinaliributan sa sila ng maraming tao at walang umaawat sa kanila. Kaya agad kang humingi ng tulong sa mga barangay tanod. Isulat ang inyong sagot. Pang-apat na bilang. Nakita mong pinipilit kunin ng isang mag-aaral ang gamit ng iyong kaklase.
Kaya umalis ka at kunwaring hindi mo ito nakita. Isulat ang iyong sagot. At ang panglimang bilang, nag-aaway ang magkakapatid na inyong kapitbahay at nauwi na ito sa pagsasakitan kaya tinawag mo ang iyong nanay para sila'y kausapin. Isulat ang iyong sagot. Nasagutan niyo ba lahat ng bilang? Aye, aye, Captain! Magaling! Kung gayon, iwasto na natin. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay? No! Tama! X nga ang tamang sagot. Ang susunod ay? Check! Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay? No! X! Pang-apat, correct ka riyan. X ang tamang sagot. At sa panlima, check. Kumusta? Marami ba kayong nakuha? Yay! Binabati ko kayo. Paalala mga bata ng inyong mga magulang ang magpapasa sa inyong mga quiz form sa mga nakatalagang drop boxes sa inyong barangay o paaralan. Naunawaan ba? Aye, aye, Captain! Ngayon ay narating na natin ang dulo. Huwag kalimutang sagutan ang mga iba pang gawain sa inyong learning activity sheets. Oops! Huwag malumbay! Dahil marami pa tayong pagkakataon upang magsama sa pag-aaral. Lagi lamang tumutok sa ating Radyo Eskwela sa Isabela upang laging busog sa kaalaman. Ayos ba? Sa ngalan ng scriptwriter na si Ginang Christy V. Juan at ng SDO Isabela RBI Production Team, ako muli ang inyong Radyo Body sa ESP, Teacher Sharon, na nagpapaalala na kinalulugdan ng Diyos ang mga taong marunong makipagkawang gawa at gumagalang sa kapwa. Hanggang sa muli, laging mag-ingat at mag-aral na mabuti. Paalam! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela! Wow! Magic lamp! Kisikisin ko nga, baka may lumabas na genie. Maligayang araw! Ako ang iyong genie na bibigyan ka ng tatlong kahilingan. Ano-ano ang mga ito? Una, gusto ko ng cellphone, yung touchscreen. Pangalawa, gusto ko ng laptop para sa pagbubukas ng klase. Kailangan daw kasi yun eh. At pangatlo, wifi para sa online class namin. Bata, hindi totoo ang kakailanganin ng cellphone, laptop at wifi sa pagbubukas ng klase. Modules ang gagamitin ninyo. Mabuti nang mayroon kang mastong kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. O heto, ballpen, papel at notebook upang maging karagdagang gamit mo sa pag-aaral. Ah, ganun po ba? Alamin na ang mga dapat ihanda sa pagbubukas ng klase. Ang mga fake news ay ating isang tabi. Isang paalala mula sa DepEd at nangipilang ito. Mare, baka pwedeng makahiramunin ang pera mo. Pambili ko na yung cellphone ni Junior. Malapit na ang pagbubukas ng klase, ngunit wala pa rin siyang gagamitin. Ay, paano na kaya ito? Naku, Mare, hindi mo na kailangang bumili ng cellphone. Dahil may iba't ibang learning modalities ang DepEd, gaya ng reader-based instruction, TV-based instruction at modular learning. Hindi lang online learning. Ay, ganun ba, Mare? Sige, Mare, mauna na ako. Ibabalita ko pa yan kay Junior. Salamat! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ni DepEd at ng bilang ito. Nakalipas, akala ay natutulog, walang
ginagawa sa sulok. Mga bata ay excited, kaya modalities ay implemented para proper education ay mag-get sa SDO Isabela. SDO Isabela ay handang-handa na sa edukasyon sa bagong normal. Handang isip, handa bukas. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Huwag mo nga akong maiyakan dyan. Hindi ka artista para magdrama-drama ng ganyan. O ano naman ngayon kung binubuli ka sa school? Mahina ka kasi kaya ganyan. Yung mga pinsan mo ang tataas ng marka, tapos ikaw ano? Pumasok ka na doon at mag-aral ka na. Ang napabayaan at napahabang bullying ay maaaring maging sanhi ng depresyon. Ang mga usaping ito ay hindi biro at hindi pawang kaartehan lamang. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Wow! Adobong manok! Ang sarap naman ng ulam namin! Ang bango pa! Kainan na! Hep, hep, hep! Buknoy, may nakalimutan ka ata. Ha? Wala, kuya. Gutom na po ako, kaya kumain na po tayo. Buknoy, nakalimutan mong maghugas ng kamay. Lagi mong tatandaan, bago kumain, hugiliin nating maghugas ng kamay. Ang wastong paghuhugas ng kamay ay isang epektibong paraan upang matanggal ang bakterya at germs na lumikit sa ating mga kamay. Ito ay makatutulong upang maiwasan natin ang pagkalat ng sakit sa ating paligid. Sige po, kuya. Uugaliin ko na po ang wastong paghuhugas ng aking kamay bago kumain. Kainan na! Ang kalusugan ay kayamanan. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Hello po, itay. Hello, anak. Nakita ko na pala yung napadala mo sa litrato sa messenger. Wow, anak! Ang galing-galing mo naman. Manang-mana ka talaga sa tatay. Siyempre naman, itay. Perfect ko nga po yung mate. Salamat sa'yo at sa DepEd Commons. Kahit nasa ibang bansa ka, natuturuan mo pa rin ako. Maraming salamat, itay. Walang anuman, anak. Ang DepEd Commons ay isang online platform para sa distance learning na inilunsad ng kagawaran ng edukasyon para sa tuloy-tuloy na edukasyon. Buksan lang sa inyong internet browser ang commons.deped.gov.ph para sa mga detalye. Ay maging listo. Isang paalala mula sa himpilang ito. Gusto ko nang mag-aral, gusto ko nang bumalik sa paaralan. Ngunit paano ang gagawin kung may virus pa rin? Manatili sa inyong tahanan, wag na wag pairalin ang sariling karunungan. Magtiwala sa batas ng inyong bansa at nang ikaw ay hindi nawawala. Ha? Gusto ko nang lumabas, pero ay Bawal lumabas. Manatili sa iyong tahanan para ikaw ay ligtas. Ang kagawaran ng edukasyon ay naghahanda na para sa ligtas na pagbubukas ng klase. Mga mag-aaral, kahit nasa tahanan lamang, ang edukasyon ay maihahatid ng may kaligtasan. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at sa himpilang ito.